na at panatilihin ito sa mahalumidnig na kapaligiran. Mahangin, may tamang temperatura. Okay. Pangalawa, asexual. Paggamit ng iba't ibang bahagi ng halaman upang patubuin at maging bagong halaman. Sa asexual na pamaraan naman, ito ay ginagamitan ng iba't ibang bahagi ng ugat na nahahati sa iba't ibang lipon o pangkat ayon sa paraan ng pagsasagawa nito. Okay. Sa sexual, ginagamitan ito ng iba't ibang klase ng buto upang makagawa tayo ng isang pananim o halaman. Sa asexual naman, ito ay ginagamitan ng iba't ibang paraan. Halimbawa dito ay pagdugsong sa isang halaman, ang ginagawa dito ay pinuputol ang isang sanga at doon inilalagay yung ibang uri ng halaman upang makabuo ng panibagong halaman. Okay, naiintindihan ba? Opo! Okay, kasunod. Pagpuputol. Ito ay isang paraan sa pagpaparami ng halaman sa pamamagitan ng pagputol sa sanga sa bahagi ng halaman. Tulad sa aking nasabi dito sa asexual, ang pagpuputol ay isang uri ng pamamaraan upang makapagpalago ng isang halaman. Dito naman sa pagpuputol, ang halimbawa dito ay kapag ang isang halaman ay pinutol natin, ngunit gusto natin itong mabuhay uli. So, kailangan natin lagyan ito ng, kumbaga, lagyan natin ito ng, kung doon sa ating pinagputulan, lalagyan natin siya ng ibang uri ng halaman. Itutusong natin ito doon sa ating pinutol. Lalagyan natin ng balot upang sa gayon muling mabuhay yung ating halaman at maging isang bagong halaman. Okay, naiintindihan ba? Oo. Okay, magaling. Kasunod, pagpapaugat. Ang pagpapaugat ay isang uri ng halaman na pinaugatan bago putulin at itanim bilang bagong halaman. Okay, kasunod. Paghuhugtong. Isang pamamaraan kung saan ang isang bagong halaman ay tumutubog sa pamamagitan ng pagdurugtong ng supa o isyon sa itaas ng bahagi at sa ibabang bahagi ng halaman. Ang halimbawa naman dito, kapag mayroon tayong isang halaman na kailangan paluguin, kailangan nating lagyan at suriin yung mga pinutol natin sa bahagi ng isang halaman. Kailangan natin suriin upang malaman natin kung may problema ba o kung mabubuhay ba uli ito o kailangan alagaan at bigyan ng mga iba't ibang organikong pataba upang lubos na mamuhay ng maganda o maayos ang halaman. Okay, naintindihan ba? Opo! Okay, very good. Kasunod, grafting. Ito ay tawag kung saan gumagamit ng supang sa nakakabit o nakahiwalay sa magulang na halaman. Okay, at ang muli, body. Ito naman ay tawag kung saan ang supang ay ginagamit ay buko na may kasamang maliliit na piraso ng kahoy. Sa mga paraan ito, ang pagpuputol, pagpapaugat, at paghugpong ng mga halaman ay higit na napapabuti at nalalaman kung maayos ang kalagayan ng isang halaman. Okay. Sa lahat ng nabanggit ng pamamaraan ng pagpapaunlad, andito na kaloob yung lahat ng pamamaraan. Ang pagpuputol, pagsusumpong,
ano tawag dito? Pagsusumpong at pagpapaugat. Okay, naintindihan ba mga bata? Opo. Okay, very good. Bigyan ng tatlong palakpak ang inyong mga sarili. 1, 2, 3. Okay, kasunod. Bilang karagdagan sa pagpapaunlad ng ating halaman, andito ang iba't ibang uri ng kagamitan upang magamit natin sa pagsasagawa o pagpaparami ng halaman. Okay mga bata, dumako naman tayo sa mga kagamitan sa pagpapaunlad ng mga halaman. Okay, number one, itak. Pamputol sa mga malalaking halaman. Okay. Kasunod, barita. Ginagamit sa paghukay ng malalaking bato at mga tuod ng kahoy. Okay. Ang itak, ito ay bago tayo maggawa ng taniman o pagtataniman ng ating mga halaman, ang itak ay isa sa pinakamahalagang kagamitan upang makagawa tayo ng halamanan. Yung mga kahoy na kailangan natin alisin, itong kagamitan ito ang ating tiyak na magagamit. Okay, ang barita naman, kung ang ating lupa ay may mga halong bato na malalaki o may mga pinutol na kahoy, ang barita ang nagagawa natin katulong upang mapaganda ang lupa sa ating halamanan. Okay, kasunod. Tinidor. Pandurog sa malalaking kumpol ng lupa. Kasunod. Pala. Ginagamit sa paglilipat ng lupa. Okay. Sa tinidor naman, kapag tayo ay gumagawa ng halamanan, yung mga lupa na malalaki ay maaari natin durugin upang mas tumaba at mas gumanda ang lupa na ating pagtataman. Siyempre, tinidor ang ating kailangan dito. Kasunod, ang pala. Ang pala naman, ito ay isa sa kagamitan na maaari natin gamitin upang maglipat tayo ng lupa sa ating pagtataman. Okay. Naintindihan ba? Opo. Okay, very good. Kasunod, palakol. Pamputol sa malalaking kahoy upang magagawa ng halamanan. Okay, ang palakol, katulad din siya halos ng kita. Mapapakinabangan mo kapag may gusto kang putuling malalaking puno ng kahoy. Okay. Kasunod, karet. Pamputol sa matataas na damo. Ito. Ito naman karet, kapag tayo ay kailangan maglinis ng halamanan o kung may matataas na damo sa ating halamanan, ang karet ang ating isang kagamitan ang maaari natin gamitin. Okay, kasunod, galaykay. Ginagamit sa pagpapatag ng lupa, pag-iwalay ng bato sa lupa. Okay. Ang galaykay naman, sa pamamagitan ng galaykay, napipili natin yung bato dun sa lupa o kumbaga naihiwalay natin yung bato sa lupa upang maging pure na lupa yung ating pagtataniman. Naintindihan ka? Opo. Okay, magaling. Kasunod, trowel. Ginagamit sa paglilipat ng punla, pagpapaluwag ng lupa at pagtatabon ng puno. Okay. Ito namang trowel, ginagamit ito sa paraan na paglilipat ng ating halaman doon sa ating mismong halamanan o garden. Okay. Kasunod, piko. Ang piko naman ay panghukay sa matitigas na lupa. Kung tayo ay magtatanim ng mga halaman, alam natin na sa una pa lang, matigas ang lupa. So, kailangan natin gamitin ang piko. Naintindihan ba? Opo. Okay, magaling. Okay, kasunod. Asarol. Ginagamit upang pambungkal ng lupa. Okay, ang asarol naman,
ay pwede rin natin gamitin kung tayo ay magtatanim o palalawakin natin ang halamanan, maaari tayong gumamit ng kasarol. Okay, naintindihan ba? Opo. Okay, kasunod. Kartelya, ito ay lagayan o hakutan ng mga lupa. Okay, kung gusto natin kumuha ng mas magandang lupa, maaari natin gamitin ang kartelya. Maaari din natin gamitin ito sa paglilipat ng mga halaman ng lupa. Okay, naintindihan ba? Opo. Okay, very good. Kasunod, regadera. Ang regadera naman ay ginagamit sa mga pagdilig ng halaman. Okay, ito ang number one kagamitan upang tumaba, sumigla, gumanda ang ating halaman dahil ito ang nagsisilbing lagayan ng tubig upang madilig natin ang ating mga halaman. Okay, kasunod, kahong-kahoy, lagayan at hakutan ng iba't ibang uri ng lupa. O itong kahong-kahoy, ginagamit din natin, pwede rin natin itong pagtaniman ng kunlat. At pwede rin natin paglagyan ng lupa. Okay, naintindihan ba? Opo. Okay. At ang muli naman, timba. Ito ay isang kasangkapan sa paghahalaman din. Dahil ito ang karaniwang ginagamit sa paghahakot ng lupa, pwede rin sa paghahakot ng tubig upang madilig natin ang ating mga halaman. Okay. Naintindihan ka mga bata? Opo. Okay, magaling. So, bigyan natin ang tatlong talakpak ang inyong mga sarili. 1, 2, 3. Okay, very good. Okay. Okay, mga bata. Ngayon, magkakaroon tayo ng isang gawain na kung saan maaari ninyong sagutin ang aking mga katanungan. Okay, naintindihan ba? Opo. Okay, magaling. Okay. Mag-umpisa tayo sa number 1. Para saan at saan patungkol ba ang ating aralin? Para okay, Bal. Para sa pagpapaunlad at pagparami ng mga halaman. Okay, magaling. So, palapakalagin ng tatlong bilis. 1, 2, 3. Okay, kasunod na katanungan. Paano natin mapapaunlad ang ating halamanan? Mr. Sullivan. Sa pamamagitan, pangseksual, aseksual, pagpuputol, pagpapaugat, paghugpong, grafting, at budding. Okay, magaling. Okay, palakpakan natin ang tatlong beses. 1, 2, 3. Okay, maling katanungan. Paano natin, anong gagamitan ang dapat natin gamitin sa paghahalamanan? Okay, sa video. Sir, kasarol, piko, kalaykay, tinidor, at trowel, at iba pa. Okay, magaling. Palakpakan natin. 1, 2, 3. Okay. Okay, mga bata. At dahil ubos ninyong naunawaan ang ating aralin ngayon, maaari ninyong sagutan ang ating bagong aktibidad. Okay. Kumuha ng isang buong papel at sagutan ninyo ang aktibidad na ito. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang masagot ang lahat ng katanungan na nandito sa inyong gawain. Okay, naintindihan ba? Opo! Okay, pwede na kayo magsimula. Okay, tapos na ba mga bata? Opo! Okay, so ngayon, para naman sa inyong takdang aralin, ito naman ang inyong takdang aralin. Okay, dito naman natin ilalagay ang okay. Kumuha ng notebook at saka ay isulat ninyo ang inyong gawain para bukas. Okay, bibigyan ko ulit kayo ng 5 minuto para sa pagsulat ng inyong takdang aralin. Okay, tapos na ba mga bata? Opo! Okay, very good. So, palakpakan natin ang 5 beses ang ating mga sarili. 1,
Okay, tapos na tayo sa ating aralin. Okay, maaari na kayong tumayo para sa ating panalangin. At kasunod dito ay maaari na tayo, makakauwi na tayo. Okay, magsitayo muna lahat para sa panghuling panalangin. Okay, sa mga naman, anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, Panginoon, salamat po sapagkat kami ay binigyan mo ng bukas na kaisipan upang tahakin ang aming bagong pinag-aralan. Amen. Sa mga naman, anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, mga bata, maaari na kayong umuwi.